pinasinayaan ang bagong New Era University School of Management na nasa kahabaan ng Central Avenue sa Barangay New Era, Quezon City. Sa bagong gusali ay ililipat ang College of Business Administration, College of Accountancy, College of Computer Studies, gaya din ang iba't ibang administrative offices. Ipinabatid ng NEU na extended ang enrollment ng New Era University hanggang sa Agosto 20. Si Eden Santos sa detalye. Pinasinayaan ngayong umaga ang bagong New Era University School of Management na nasa kahabaan ng Central Avenue sa Barangay New Era, Quezon City. Ang inaugurasyon ng bagong gusali ay pinangunahan mismo ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo V. Manalo. Mula sa dating NEU building na malapit lang sa site ng bagong School of Management building ay ililipat ang College of Business Administration, College of Accountancy, College of Computer Studies, gayon din ang iba't ibang administrative offices. I said historical because this is another additional building to the existing number of buildings that we have in the university to accommodate more enrollees, because I'd like to let you know, ma'am, that the College of Business and the College of Accountancy and the College of Computer Studies have the most number of students numbering more than CBA, College of Business Administration, has a total enrollment as of the last count for the first semester around 4,000 plus, and then College of Accountancy with 3,000 plus, and also with the College of Computer Studies numbering around 3,000 plus. Matatagpuan din sa limang palapag na gusali ang Dean Antonio A. Amaledo Library na pinangalan sa naging unang dean ng College of Business Administration. But it was he who established the College of Business Administration and turned out very excellent, outstanding graduates. And so there is a library, and there is the last floor will actually house our Continuing Professional Development Center, which will actually be serving the needs of those students graduating from our university to have the review in preparation for board examination, and also to accommodate the other students graduating from other colleges. Dumalo sa inauguration ng SOM ang mga estudyante ng Business Administration at iba pang mga kurso, gayon din ang faculty members at iba pang empleyado ng NEU para saksihan ang napakagandang gusali ng School of Management. Masayang mga ito kahit panaulalan dahil nagkaroon ng katuparan ng planong magtayo ang NEU ng School of Management na makatutulong umano ng malaki sa pag-aaral ng mga estudyante. Napakaganda po ng naibahagi ng school dahil po sa bagong building ng Business Administration. Para rin po sa ikauunlad ng mga bagong estudyante at sa magtatapos na estudyante ng mga Business Administration po. Kami po ay nagpapasalamat sa aming pamamahala dahil binigyan niya po kami ng napakagandang building, lalong-lalo na po sa amin na mga nasa department po ng accountancy, pati rin po sa Business Administration. Marami pong facilities na bago, so nakaka-inspire po na mag-aral po, pumasok po araw-araw. Ang lubos naming pasasalamat sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, our beloved Executive Minister Eduardo V. Manalo, because all the infrastructure developments that you see around the New Era University campus are through the support, assistance, and guidance of our beloved Minister. Hindi kami nalilimutan ng ating pinakamamahal na Executive Minister. Kinumpirma naman ni Dr. Rosas na extended ang enrollment ng New Era University hanggang Agosto 20. Simula po ngayon ay magbubukas na po ang School of Management, because our school opening will be on April 13. But we are, would like to let our other students who have not yet enrolled and those who are planning to enroll with us, we are extending the enrollment up to August 20 to accommodate the late enrollees, particularly for the Graduate School of Education, Graduate School of Business, and the other courses. Bukod sa iba't ibang kurso, available din anya ang mga kurso na alok ng TESDA. So we are actually, we have the permit
and recognition coming from TESDA for us to offer short-term courses lasting for a few days, a few weeks, a few months, depending on the so-called NC1, NC2, or NC3, the certifications that are being given by TESDA to enable our graduates of K-12 and also those who are out of school youth to be able to get certification or certificates that will enable them to work. So parents, if you would like to actually have a holistic development of your children, your sons and daughters, enroll them with us, because this school is a school of discipline. We are not only after cognitive development, intellectual development of our students, but we are for the holistic development of our, to develop outstanding citizens of the land who are not only good in the respective profession cognitively or knowledge, but also in terms of the development of the heart, attitude, and the development of skills, but more than anything, the development of the soul, the character, the values of our students, spiritual development. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25.